Hello, good afternoon mga katulad kong ina. Today is May 10, Mother's Day. Ngayon, gawa tayo ng bilang ina. Lagi nating iniisip yung luluto para sa pamilya. Dito tayo, dahil Mother's Day, actually, lagi naman natin ginagawa ito. Tingnan nyo, ihaw kami ngayon ng pork chop. Handa na yung bawal. Siyempre, gagayatin natin yan mamaya. Kalamansi. Ang lahing, pork chop. Toyo. Patis. Magic sarap. Kunting asukal. Ketchup. Wala rito. Kailangan natin ng ketchup. Saka lalagyan natin ng kunting asukal. Para mamaya makikita nyo guys kung ano yung itsura ng inihaw ng lempo or barbecue lempo. Ay, hindi lempo yata ito. Pork chop. Makakanda ng mga ano, ikado natin. Pinagdan na ano. Ito mas madali dyan. No. Wala, huwag mo lang kayang putusin yan. Yan, mabilis yan. Yan. Meron tayong mga anik-anik din. Yan. Ito, pinakamabilis. O, diba? Ano, magano ka ng ano? Ano ba yung korunto? 1, 2, 3, 4. Zaran! O, diba? Ay, malang kilong. Ikakat ko naman ito. Ikakat. Huwag ka kasi matens. Kamatens. Pinos natural lang ito. Ikaw kaya atin pa dyan. Ito lang naman ang panlagay dyan. Kalamansi. Ano? Tapos kaya? Nakaroon dyan. Yung ano? Yung estreno. Ako na yung kalamansi mo lang. Ha? Sakto na ba yan? Sakto yan. Umpisa na ng ating pagtitimpla ng ano. Ikado natin sa ating barbecue pork chop. Okay. Una natin kalamansi. Tiga natin dyan. Pangunahing sangkar. Ayan. Kung nakikita nyo guys, oh, medyo ano yung katas. Medyo maraming katas yung kalamansi natin ngayon. Lalagyan natin siya ng patis. Ayan. Para malasa. Mga 1 spoon o 1.5. Ayan. Dagan natin. Para kahit walang sausawan, sabi nga nila, sarap na. Toyo, papakulay sa ating karne. Ayan. Mga ano to? Siguro mga 3 tablespoon. O, depende sa dami ng iluluto mo. Bilang nanay, ikaw lang mag-isip mo. Sukal. Lagyan natin ng red sugar. Ayan. White yan. Okay. Wash. Tapos, magic sarap. Magic sarap. Tapos, pamenta powder. Yan.
Tapos, eto, ito yung sikreto ko sa barbecue. Kasi yung iba minsan nagtatanong ba't masarap. Sabi ko, lagyan na kasi natin ng ketchup. Kasi minsan yung ketchup, ang nagiging katungkulan niya sa barbecue, nilalagay sa mantika, inahalo, saka ipinupunas. Pero ako, dinidirekta ko yan sa pang-marinade ko. Kung makikita nyo, ayan siya. Para ano, para dito pa lang sa karne, makikita na yung kulay. Para ano siya, maganda yung kulay niya agad-agad. Ihahalo natin siyang ganun. Tapos, yan na, nahalo na natin siya. Siguradong ano na yung ano nito, lasa. Ilalaglag natin ngayon yung tinagtag na bawang. Ito na yung bawang kilo. Ayan, may aroma na siya kasi may bawang. Yung iba, nilalagyan agad to ng sili eh. Eh, kasi ngayon, karamihan kakain may bata. So, hindi natin siya lalagyan ng sili. Oh, yan na. Ayan na, guys. O, oh, diba? Marinade pa lang. Masarap ng tingnan. Tuloy, napanood ko ito minsan sa kaibigan ko eh. Kasi nagtatanong ako sa kanya. Tuloy, ang negosyo niya, nagtitinda ng barbecue. Eh, madaling maubos ang barbecue niya. Wala, masarap. So, sabi ko, one time, panoorin ko siya magtimpla ng barbecue niya. So, sa kanya ko nagaya yung sinasabay sa marinade yung ketchup. Kaya kung nakikita nyo, yung pang-marinade natin, sticky na. Maano siya ako, gawa ng ketchup. Okay, ito na yung regado. So, kapag inihaw natin, ay, yung gagamitin pala natin pang-ihaw mamaya, may nag-donate sa Sirip PH. Sarili niyang gawa yun. Improvised din yun. Galing sa mga ano, waste na lata. Pakita namin sa inyo yung ano. Sayang nga, di natin nakunan ng video nung ginagawa niya eh. Masyadong creative yung magbatang to. Well, dahil lockdown, nainip siya, nakakita siya ng waste na lata, bigla niyang naisipan gumawa ng ihawan. O, diba? Ayan na yung ating marinated na ketchup. Tingnan nyo, guys. Hindi pa siya talagang nakababad, pero kumapit na agad yung kulay sa meat. So, pwede na natin i-direktang ibabad to ngayon. Pero kung talagang hindi naman kayo nagmamadali, halimbawa, sa gabi pa lang, ibababad nyo na. Talagang lasang-lasa yung marinade sa karne. Pero dahil Mother's Day nga ngayon, kailangan na natin magluto para sa ating pamilya at para din ipag-celebrate natin ng simple. Okay? Para meron tayong konting simpleng handa para sa ating bilang isang ina na laging nagmamahal sa ating mga anak. At saka, eto, tusok-tusokin natin ng ganito para kahit paano ano yung pumasok yung lasa ng marinade sa meat. Huwag masyadong marami kasi baka masira naman yung alay ng meat. Parang ano lang, kung ano lang yung tamaan dyan. Na kahit paano nakaano yung pumasok yung lasa. Hindi lang nasa labas yung lasa. Okay, pwede na natin tong ihaw any moment. Ayan, ano, gagamitin natin yung improvised nating kalan. Bali, sa isang vlog namin, ipapakita namin sa inyo kung paano ginawa yung ano, galing lang siya sa waste na lata. Diyan tayo magkakaroon ng minarinade natin kanina na pork chop. Kung nakikita nyo, may takip pa siya.
kami na nag-improvise niyan. Itong batang to masyadong creative. Sa susunod na vlog, makikita niyo kung paano siya ginawa. Sisindihan natin siya. Ayan, bali, sisindihan na natin yung uling. Para mag-umpisa na tayong ihaw. Ano mo muna yung mga uling para gumamit tayo ng rechargeable pang para pang-ihit. Para hindi tayo papalpay. Kumbaga, nasa ano na tayo. Medyo legal na ng konti yung ating medyo so, electric pa na yung ginagamit natin. Actually, rechargeable buttons. Ayan guys, malapit na magbagay yung uling natin. Ayan. Konting oras na lang. Mag-iihaw na tayo ng pork chop. Kaya tinawag na barbecue ang pork chop. O kung yung putahe na barbecue kasi inihaw siya. Hindi ko lang ma-imagine bakit nadamay si Barbie. Dahil siguro baboy yung pinanggagalingan ng iniihaw na pork chop, limpo, ano. Kaya naging barbecue. Ano? Kasi baboy. Guys, may trivia tayong konti. Diba sabi ko nga sa inyo, bakit natawag na barbecue yung inihaw na baboy? Kasi sabi nila, pag saging, ang renito at tinuso, banana cue. Kapag kamote naman, ang renito at tinuso, ng steak, kamote cue. At ang karne naman, kapag tinusok, diba dapat karne cue o kaya meat cue. Nagtaka lang kami bakit pagdating sa karneng baboy eh barbecue. Siguro dahil galing sa baboy. Pero pati ba naman si Barbie na damay, naging cute. Tinusok si Barbie, barbecue. Pero kaya na mag-isip kung bakit kasi hindi ko rin alam. Basta nagising na lang ako sa mundong ibabaw. Barbecue na tawag ng nanay ko dyan. Diba? Hanggang yun na yung tawag natin ngayon. So ayan. Gamit na natin yung improvise sa kalan natin. May butas siya doon. Papanood nyo sa next ano namin yung vlog kung paano namin ginawa. Ayan na guys. Pinantay natin yung baga. Yung uling na may baga. Para ano, hindi para pantay yung luto. Hindi lang basta sa gitna o sa gilid. Kinalat natin yung uling na sinindihan natin kanina. Kailangan pa rin natin bago natin ilagay yung bit. Ito na yung minarinate natin kanina. Yan. Ready to ihaw na siya. Bango. Oh. Bango niya. Ayan. Ano mo na. I-mix. Okay, ganda mo na nang lagay. Kumuha ka na doon na kung ano yung sandok. Pantay. Ayan ang ating inihaw na pork chop.
O, tama na muna yung apat. Ayan, guys. Talaga natin siya na ito. Kung meron kayong brass gamitin niya. Eh, kami. Basta nakaisip-isip lang. Yan siya. Yung pinagbabara natin kanina. Siya yung ilalagay natin dito. Para sabi nila, kahit walang sawsawa. Tapos, hindi na yung lasa niya. Ayan na. Kailangan guys, alalay lang yung apoy ng uling natin para maganda yung luto. Hindi siya sunod. Ayan, try nga natin balik pa rin kung luto niya. Ayan lang. Hindi pa. Ayan, ganda ng kulay oh guys. Ganda ng kulay. Lagyan uli natin siya. Sambalik ang pen. Sige o. Para medyo makapal kasi yung karne. Medyo mausok guys. Inopen natin yung pocket para makita natin yung mga mamay. Hindi natin pansin. Subo. Sambalik pa pa. Kapal kasi yung karne na pagkayat ng karne. Binili namin din yung kayat na siya. Kaya dapat tayo na lang yung kayat ng sarili na. Maganda sana kung may brass. Parang mausok yung uling natin na. Ito na nga. Para ang bilis. Ayan guys, unang salang natin sa improvised na inawan. Pork chop barbecue. Tingnan nyo, ang ganda ng kulay, di ba? So, pagayatin natin ng maliliit yan ngayon para kainin. Tapos, ipakita mo. Ayun, nagsalang uli kami ng pangalawa. Ito yung uli natin ng ulit. Ayan, Mother's Day edition tayo ngayon, ano? Yeah. So, Mother's Day edition, May 10, 2020.
May 10, 2020, Mother's Day. Happy Mother's Day to all. Ito na yung barbecue na minarinig natin. Anyhow, ito na siya. Bali, dito na tayo sa, siyempre, Tiki Mala. Si Mr. Tikim namin. Ito, si Mr. Tikim. Ayan, si Mr. Tikim namin. Okay, tikiman natin. Kung masarap, baka sakaling may kulang. Tikim. Tikim lang ha, hindi kaya, hindi lamon. Taba? Taba talaga. Sige, start the game namin. Okay guys, tikman natin ha. Wow, may kulang. May kulang? Babae? Hindi, kulang sa alak. Alak? Hindi, bawal. Bawal ang alak. Bawal muna. Taste na lang. Kunting oras na lang. Okay na. Okay. Nice. Okay. Sarap. Ay, shout out time tayo. Lagi naman yun eh, after ng preparation ng luto, eh, shout out naman. Yung mga kamamsi ko dyan, lagi tayo nag-iisip ng para sa kusina, palagi yan, kahit hindi araw ng ina. Mga kamamsi, eto na tayo sa shout out, May 10, 2020, Mother's Day. Kaya, nag-isip tayo kung ano yung pwede na naman natin ipagharap-harapan. So, as usual, under quarantine pa rin. Kaya, kung ano lang yung nakayanan natin. Shout out po natin yung mga mamsi dyan. Miss Ann Carpio ng Baguio City. Yung mga Palacio family dyan. Si Isabela, si Bicol, Perez family, San Andres family. Mga mamsi. Castro family. Suba family, si Gadi, hello, pakibati na lang si Vilma. Tapos, sino pa ba? Castro, Galvez, wala na. Busy ako sa trabaho nitong mga huling araw, kaya puro trabaho na sa isip ko eh. Yung mga hindi ko nabate, kayo na lang po bahala. Magpasensya sa akin dahil, siyempre, pagod na yung lola na ito. Happy Mother's Day to all. At basta, happy lang.